Magandang araw mga bata! Narito muli si Teacher Mel para sa isang aralin sa Araling Panlipunan sa Unang Baitang. Tignan natin ang nasa larawan. Ano ang inyong nakikita? Sa larawan na ito, makikita ang isang pamilya. Kaya naman mga bata, ang ating tatalakayin ngayon ay ang aking pamilya. Ano nga ba ang pamilya? Sinasabing ang pamilya ay ang pangunahing unit ng lipunan. Ang bawat pamilya ay lumalago at ang bawat miyembro nito ay maaaring makapagbigay ng positibong kontribusyon sa komunidad. Ang ibig sabihin mga bata ay bawat isa sa atin ay may mahalaga at espesyal na tungkulin sa komunidad. Ang pamilya ay binubuo ng ama, ina, at mga anak. Kilalanin natin ang bawat miyembro ng pamilya. Unahin natin ang ama o tatay. Ang ama ay tinatawag na ulo at haligi ng tahanan. Ang ibig sabihin nito ay siya ang lakas at sandigan ng buong pamilya. Siya rin ang magdidesisyon o masusunod sa loob ng tahanan. May lumang paniniwala ang mga Pilipino. Noon ay kilala ang mga ama na siyang magtatrabaho para sa pamilya. Siya ang naghahanap buhay upang matustusan ang mga pangangailangan ng buong mag-anak para sa kanilang pagkain, bahay at pag-aaral ng mga anak. Ngunit ngayong makabagong panahon, maaari nang magsabay ang nanay at tatay sa pagtatrabaho para sa pangangailangan ng pamilya. May mga pagkakataon din na ang nanay ang nagtatrabaho at ang tatay naman ang nag-aasikaso sa mga anak sa bahay. Hindi masama ang ganitong sitwasyon, mga bata. Depende ito sa sitwasyon ng pamilya. Ang mahalaga ay mapanatili ang maayos at masayang tahanan. Ang ina o nanay naman ay tinatawag na ilaw ng tahanan. Siya ang nag-aaruga, gumagabay at taus-pusong nagsisilbi para sa buong pamilya. Kasama na rito ang mga gawaing bahay. Ngunit ngayon, katulad ng una kong nabanggit, ay maaari nang makipagsabayan sa paghahanap buhay ang mga nanay dahil sa pantay na pagkilala sa kakayahan ng bawat magulang. Ang mahalaga ay ang pagkakaisa at pagbubuklod ng pamilya. Ang mga anak naman ay tinatawag na kayamanan ng mga magulang. Ang mga anak ay biyaya ng Diyos kung kaya kayong mga bata ay matutong sumunod at mahalin ang mga magulang. Ngayon naman ay tukuyin natin ang uri ng pamilya ayon sa bilang. Ang pamilyang may isa o dalawang anak ay tinatawag na maliit na pamilya, katulad nito. Ayan, mayroon silang dalawang anak. At kung isa naman ang kanilang anak, ito rin ay matatawag na maliit na pamilya. Samantala, ang pamilyang may tatlo, apat, lima o higit pa ay tinatawag namang malaking pamilya, katulad ng mga nasa larawan. Tignan natin. Ayan, ang mag-anak na ito ay binubuo ng anim na miyembro ng pamilya.
Kaya ito ay tinatawag na malaking pamilya. Sa inyong mag-anak, kaya mo bang tukuyin ang uri ng inyong pamilya? Kabilang ka ba sa maliit o malaking pamilya? Mga bata, maliit man o malaking pamilya ay parehong biyaya. Mahalin at igalang ang bawat kasapi ng inyong pamilya. Ngayon naman ay dumako tayo sa uri ng pamilya ayon sa kasapi. Mayroon tayong tinatawag na two-parent family, kung saan ay may tatay, nanay at mga anak na bumubuo rito at naninirahan sa iisang tahanan. Ulitin natin, ang tawag dito ay two-parent family. Ang pangalawang uri ng pamilya ay tinatawag na extended family. Dito ay sama-samang nakatira sa tahanan ang tatay, nanay at mga anak, kasama sina lolo, lola, tito at tita, pati na rin ang inyong mga pinsan sa iisang bahay. Ulitin natin, ang tawag dito ay extended family. Ang panghuli naman ay tinatawag na single parent family. Ang single parent family ay uri ng pamilya na kung saan ay iisang magulang lamang ang tumatayong ama at ina sa mga anak. Ulitin natin, ang tawag dito ay single parent family. Mga bata, natutunan natin ngayon ang mga iba't ibang uri ng pamilya ayon sa bilang at kasapi. Ngayon naman, lagi niyong tatandaan na igalang ang inyong mga magulang, pati na rin ang inyong mga kapatid. Gayun din, kailangan nating igalang ang bawat pamilya na ating makakasalamuha. Sa ganitong paraan, magkakaroon tayo ng maayos at masayang pamumuhay. Hanggang sa muli, ito si Teacher Mel. Bye!